panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Puyco at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po ang ating dalubhasang veterinaryo, si Dr. Sosi De Leon. Hi, Doc! Hi, Amy! Kamusta ka na? Okay naman, Doc. Doc, malamig ang simoy ng hangin. Pero hindi na Pasko, oh. Ha? Oh, alam mo, yung Pasko, most of the time, hindi ganitong kalamig. Sa news kaninang umaga, actually, nasa biyahe na ako ng 5 o'clock, nasa NLEX na ako, going to Angeles, dahil may bibili na akong na feeds ng rabbit, at the same time, bibili ako ng screen. Eh, dito sa bahay, may gusto mag-training doon sa rabbit, at the same time sa laying, no? sa mga egg-laying. So, binalit na talagang mas palamig pa ngayon, Amy. Ano kaya tingin mo yung, di ba, kadalasan pag daw January or February, may problema ang mga produce natin sa Baguio, yung halos magyayelo na raw, kaya nasisira. Naalala ko yun, Doc, mga strawberry, tapos yung mga lettuce, eh talagang nagyayelo eh. Kasi malamig yung mga... Sabi nila, Doc, pagka daw gaitong panahon, kaya daw malamig. Tama ba ako, Doc? Baka naman mali na naman yung nakuha ko informasyon eh. Dahil daw nalulusaw ang yelo? Yes, tsaka yung wind natin kasi tinatawag na amihan or northeast wind yan, ay nagagaling yan sa Moron, Siberia, yung ganyan. So, may mga pros and cons, may mga ibang halaman, or most of the halaman, mas gusto yung medyo hindi masyadong malamig na malamig, tsaka windy. Windy ang... yung January, February, tsaka early part of March, no? Yeah. Pero ang livestock, most of the livestock, pero lang ang isda, ang pagkakaalam ko, gusto nila yung mas malamig naman. Oh. Pero lang sa isda. Yeah. Generally speaking, yan. Mm-hmm. Kaya pala, Doc, pagka ganitong buwan, hindi masyadong mano ang isda. Parang medyo mataas kaysa ang presyo ng isda pagka ganitong mga buwan, eh. Yan. May relasyon yan, Amy, ha? Ang mother ko ay dating nasa North Bay Boulevard, bumibili siya ng banya-banyerang isda at ginagawa ng mga auntie ko na ginagawa nilang tinapa. No? So may relasyon din yung full moon. Pag full moon, mas kukonte ang na-harvest from the sea sa dagat, kukonte. Pero, Doc, iyanong mo nga ako, bakit kaya pagka full moon? Oh, may relasyon yung buwan eh, yung liwanag na buwan sa fishing. May relasyon, malaki relasyon yan. Yes, malaki relasyon yan. Tsaka yung high tide, low tide, hindi gano, pero it's the moon. May relasyon yan sa harvest. Of course, kung may bagyo, walang gano'ng mga fisherman na pumupunta at lumalakot, di ba? Opo. Susunod, sabi ko nga kay Cassandro doon sa isang episode natin, sunod mga bangus naman yung pag-usapan natin. Uy, maganda yan. Maganda kasi nakapag-hito na tayo eh. Bangus naman. Susunod. Yan. Okay, susunod naman, salt water. Kasi, bali ang isda kasi kung analyze natin, Amy, tatlo yan eh. Yung fresh water, tulad ng mga hito, no? Yung brackish, yan yung bangus. Yung alanganin yung fresh at saka salt water. At saka yung deep sea fishing, moron salt yan, salt water yan. Yun yung mga salmon, yung mga malalaking isda. Naku, masarap yan. Yung mga galunggong, tambang, siniliase, lahat yan. Pero Doc, lalayo muna kita sa isda. Mapasok muna tayo dito sa, familiar ka ba sa term na tagani? Tagani? Ano may taga? Taga!
Oh. hindi ko alam na ano ba yun. May Tagalog yan. Itong Tagani eh, bago daw, parang bago sa pandinig ko, pero luma na ito. Ito po ay Tagani. Okay. Ah, pinagdugtong lang. Yan. Ito parang yun eh, parang Tagaraw. Oo, Tagaraw. Talaga may salitang Tagaraw. So, bakit? Ano yung sinasabi mong Tagani? Parang sinasabi mo, harvest time. Tama, Tagani. Yes. Harvest time. Mamaya po, Dok, may magpapaliwanag sa atin kasi itong Tagani na to ay isa na itong digital platform kung saan ang ating mga farmers ay tutulungan po nila para mas maging maalam sa teknolohiya at mga makabagong proseso sa agrikultura. Modern ways na, Dok. Digital. Ngayon ko lang narinig yan. Ngayon ko lang narinig. Siguro, very interesting yan. Maganda siguro yung topic na yan. Yes po. Mamaya po, may makakasama tayo na magpapaliwanag sa atin. Ano po ba ang Tagani? Yan, sa pagbabalik yan na pag-agree na tayo. Pag-agree na tayo. Babalik po, mag-agree na tayo. Sabi namin kanina, may makakasama kami na batang-bata. At ito ay batang-bata pa lang pero isang CEO na. Ayan. Doc Sossi, siya po ay third generation farmer, full stack programmer, and advocate for inclusive agriculture and food security. And sabi ko kanina, founder CEO, siya po ang founder CEO ng Tagani. Tagani.ph, tama ba, Sir Kev? Kev yes, Cuevas po kasama natin. Yeah, maraming salamat po. Magandang araw sa iyo, Kev. Magandang araw din po sa inyong lahat. Okay. Ayan, Sir Kevin Cuevas, buhayin natin para may recall. Sir Kevin, ang tanong ko kasi, kanina pa namin pinag-uusapan ito ni Doc Sossi, mas mainam po ikaw yung mag-explain sa amin. Ano po ba ang Tagani? Maraming salamat po for having me. Yung Tagani po kasi, yung Tagalog meaning ng harvest time, ang pinaka, Tagani, ganyan. Ang pinaka mitiin namin or yung layunin namin is to make agriculture easier for everyone. Yung talaga through digital agriculture or digital technology. Kasi alam naman natin, na ngayon, laging na yung agriculture sector natin. And sa amin, we think na in order for us to develop our agriculture sector, it's with the use of digital technology. So we have three things na ginagawa sa Tagani. Number one is yung pinaka-importante naman talaga dito is yung agricultural training and extension. So we train farmers, we train OFWs towards agribusiness. Anything that's related to food and agribusiness, yun. Ginagawa namin siya online and offline. Bago ng pandemic, meron kami mga offline, pero ngayon mostly online. We also do yung aming online market and business development partnership with the Kadiwa program of the Department of Agriculture. So we connect yung mga trainees namin and then the farmers to markets. Omnichannel naman siya, kahit papaano, grab man yan, or basta matulungan namin yung farmers to find markets, ginagawa namin. And third, yung bago naming program is yung farm management application. Gumagawa kami ng isang farm management app na kapag in-scan mo yung isang code, QR code ng inyong, for example, yung animal mo, makikita mo na doon ano yung vaccine records, ano yung mga records niya in just scanning the QR code or tag na nandun sa animal or crop man yan or whatever. So yun yung ginagawa namin as a company. Parang sa pandinig ko, napaka-impressive ng ginagawa nyo. Yes, Doc? Yeah, yung bang, Kev, tanong ko lang, yung sinasabi mong animal record, how can you, kasi ako, old style, pasensya na, Kev, ha? Sabi ko nga, ever since, ang nagpapalaki ng mga livestock natin ay yung mata ng tao. Ibig sabihin, kung hindi mo nakita, how can you raise the animals in good health and condition. Sa'yo, parang online yan, digital, something. Can you explain further?
Yun, tama po yun, Dok. Sa akin kasi wala pa ring magpapalit doon sa mga nakagawian na natin. Kasi yun yung tao, yung agriculture talaga, it's based on the society and how we do culture talaga in farming. For us, it's more of aiding lang how we do things or paano natin ginagawa yung mga bagay-bagay. And nung agriculture student ako, syempre, madami na akong na-take na courses. Yung pinaka-important sa akin din is yung gamit ng mga branding tags ng mga animals, yung mga tags na nilagay sa tenga ng mga baka or baboy. And then, nung pagka-graduate ko, natuto na kasi ako ng mga programming. Sabi ko, pwede itong gamitin, yung mga tags na to, gawing high-tech. Ngayon, naka-isip kami na why not make it more generalized. So, gawin natin yung mga sa parang GCash, yung QR code. Kapag in-scan mo yun, pag kunyari, mag-vaccine time na, scan mo na lang siya kung ano yung mga vaccine records niya para lang madali siyang tandaan kung ano yung records niya. And later on, this will be used. Hindi pa namin alam kung paano siya magagamit later on ng mga front, yung mga marketers. But later on, we see na pag in-scan siya, for example, sa market itself, makikita kung ano yung... Kasi ngayon, napaka-important yung mga organic or saan yung source niya, saan farm yung source niya. So, yung transparency or traceability ng mga produce natin and yung mga agricultural products. Pero that's in the future. But for now, we're really focusing on farm management. Para lang malaman natin kung kailan ba siya pinanganak, sino yung parents niya, ano yung mga ganong data na kalimitan hindi na take down. Kasi yung research ko nung college is really on record keeping. So, 9 out of 10 farms walang record. So, yun yung sinasolve okay. Na. Ano, out of 10 farms? Again, can you repeat it again? 9 out of 10 daw, Doc. 9 out of 10. Kasi unang may tatlo siyang causes eh if hindi ka mag-record. Ay, effect, sorry. Effect eh, yung di mo alam kung nagpo-profit ka, mas mataas yung risk kasi di mo alam kung ano nangyari sa business mo. And third nga, yung budgeting, hindi nakakapag-budget maigi. Kasi wala kang record. So yun yung pinaka-ini-aid namin. Wala pa rin magbabago sa pen and paper. Ginagawa lang namin siya mas visual for people. Na kunyari, pipicture namin yung kung crop man yan or hayop man yan. Parang everyday ka magpo-post status, kumbaga, or tweet na ito siya ngayon, ito siya bukas. Ganun. Are you the one who's going to put the data? Kasi sabi mo may QR code, syempre, hindi mo naman malalaman agad yun pagka pinunch mo na QR code lang. Syempre, may input ka pa rin, di ba? Ikaw yon bilang farmer. Ganun din, parang listahan lang siya, pero mas madaling balikan yung record. Tama? Yes. Kasi kung di ba babalikan natin yung mga yung nakagawian na sa record keeping, madaming mga kusinda. Yun yung pinaka-nainis ako. Kang record book, sabi ko, eh pag farming, di ba parang kailangan mabilis, walang mababasa. Yun yung problema, mabubora na siya. So, mas madali na cellphone na lang, nandun na lahat, nasa cloud na kumbaga nga tawag natin. It's all in the cloud. Yes. My next question is, sabi mo, yung mga training programs, curious ako eh, kasi nakita ko yung quality ng mga video presentation. Are you the one who's doing the presentation? Kasi parang, nakaano siya eh, tawag dito, parang uniform, yung nakikita ko na mga, parang may templates, tama ba? Yes, yes. So, we have a team. Okay. We have the editing na for me. But most of the training courses, ako yung nagle-lecture. Kasi I am also a GoNegosyo mentor, so I do the training myself. But it was kaya kami nakapaggawa na ng mga ganun na high quality of training videos. We were funded by the US Mission to ASEAN to conduct trainings talaga. So everything na nandito ngayon sa Tagati was funded for by the grant that the US Mission to ASEAN gave us. Oh. Kasi Doc, nakita ko yung isa nilang video. Ang ganda, ang linis. Ang linis ng presentation. Talagang excellence yung makikita mo. So, okay, isa pa doon. Eh, yan ang mga, mahulang pag-asa ng bayan sa agrikultura. Yun nga. Kasi kailangan na talaga, Doc, eh. Parang ito na yun eh. Ito na yung future. Kasi ngayon, puro online na. Hirap ka na pumunta talaga physically sa mga seminars. Delikado na. And now, you can access it sobrang. Very easy na lang, isang click away lang eh. Ganun din eh, ipapasok ka niya dun sa link, dire-diretso na ba? Headphone, internet,
So, ang tanong ko naman, galing dito sa seminars, may na-offer din kayo na selling ng mga products. Paano yun nangyayari? Kasi last time pinag-usapan namin nila, Doc, paano kung ilang kilo lang? Bawa, 2 kilo lang. Hindi naman siya bulk, di ba? Paano yun? Well, dito yung challenge talaga namin kasi lalong-lalo na yung mga estudyante ko, estudyante namin, iba't ibang parte ng Pilipinas yan eh. Meron pa nga ibang bansa, nasa Dubai. Kasi bibili sila na kung ano ng mga equipment sa amin. So yung store namin, yung online store namin, madami siyang nakalagay doon. Minsan mga fertilizer, seeds, kung ano-ano mga kaya namin ibenta na kailangan ng mga students namin, yun yung binibenta namin. Kasi we wanna make it easier for them to do the agribusiness. So yun yung pinaka ginagawa namin. But kung kaya namin siya ibenta ng retail, so ibig sabihin nung binibili namin siya ng bultuhan. For example, yung mga, nagsimula kasi kami ng training, mga snap hydroponics yung tinuturo ko. Kasi nga, landscape horticulture talaga yung specialization ko. Yun, yung mga snap. So, bulto talaga namin siya binibili, tapos retail namin siya binibenta. But it depends talaga kung madami yung demand ng isang bagay, kaya kaya namin siya i-retail. Pag hindi, talagang kailangan bultuhan siya kasi mahirap siya ibenta for us kasi wala kaming capital for that. So, kailangan talaga pupunta kami sa mga industries na malaki na yung demand. For example, hydroponics, poultry farming, mga ganun na kilala na siya or else mahirapan kami siyang i-promote and ibenta. Magbigay ko halimbawa, is nabanggit mo about poultry. Halimbawa, kailangan kong magpagawa ng cages. Paano nyo i-deliver at saka meron ba kayong specs? Paano yun? Meron kami mga agriculturists that are part of our team na consultants. So, all across the Philippines po yan because we have created a team for that. And then, sila na yung nagbabaha. Bali, consultants talaga kami. We help them build their farm from scratch. So, sila yung nagde-design. Basically, ang ginagawa namin, kailangan local sources siya. Kasi mas, if galing sa amin, magta-transportation pa, sumahal. Depende na lang kung talagang yung technology is sa amin. For example, for hydroponics, kami lang yung in the Philippines yung nag-deliver for automation. Wala sa ibang mga lugar. So yun, galing talaga sa main office. But if kaya naman siya for the, meron within the location, yun yung ginagawa kasi mas cheaper siya and mas accessible. So it really depends per client and per location. So yung halimbawa mga materials dun sa cages, meron kayo nun. Let's say yung mga, anong tawag dun, Doc? Yung parang mata-mata? Yung pinaka-flooring ng cages? Parang net? Ah, yeah. Oh, parang dryer. May dryer siya. Oo. Meron kayong mga ganong klaseng materials? Wala. Nun. Poultry, wala kami nun. Ang mostly focus talaga namin ngayon is yung mga landscaping, hydroponics. Ayan. Doon kami na... Ka-mushrooms. Ayan. Mushroom. So, libawa ako, bibili ako sa inyo, paano yun? Paano ko siya i-access? Ayan. Pag nag-enroll ka na sa mga courses namin, meron kang exclusive na parang retail market inside the website, may kita mo doon yung pwede mong bilhin. For example, fruiting bags, coco-quire, mga kung ano-anong equipment. Tapos, for example, yung mga fertilizers for hydroponics. And then, yung mga growing mediums natin. Ayan. So, pwede na yun. Bibilin mo lang siya, tapos deliver na namin sa'yo by LBC or Grab or whatever. Oo. Nabanggit mo kasi is pag nag-enroll ako doon sa training nyo. So, required na mag-train muna ako bago ako bumili, mag-purchase. Tama ba? Yes. It's for us. For us kasi ngayon, ang mga tao, ang bilis pumunta in, for example, farming. And nadidisappoint sila kapag hindi nila nagagawa agad-agad ng tama. So, for us, it's really the knowledge first before going into whatever it is. So, for us, ganun yung mindset namin na before you go there, you should know at least the basics. You have taken one lesson or whatever. Para alam mo kung ano yung binibili mo. Kasi minsan na bumibili ka ng sobrang dami tapos hindi mo pala kailangan. So for us, kailangan talaga yun. Alam mo muna ginagawa mo bago ka mag-start. Kasi you need to be ready. At least lessen the risk na magkakamali ka. Yun. Oh, yun pala. Paano kung matagal na ako na ano na farmer pero gusto ko lang itry yung mga itong ganitong klaseng technology?
Meron kami mga programs for that. Ina-ask naman nila if magbe-message sila na existing na sila, ganyan-ganyan. So, we allow. Pinatag na lang namin. Binibigyan namin na access as long as we think that they are able to do it na. Kasi nga, again, medyo mahirap yung madami ngayon nakukuha sila mga advices from people na di ko masabi na hindi trustworthy, pero ang dami mga nablitan. Mga kung ano-ano mga kaka-haka at fake information. So, we try to at least provide kasi nga, di ba, agriculture is really yes. a science. Yung mga fake news, kumbaga. So, ayaw namin na, gusto namin na mayong binibigay na information. Kaya, we try mm-hmm. to gate as much as possible. Not really gatekeep, but check the information that our students have. Na-launch na itong Tagani, tama? Yes, yes. Kailan ito na-launch? Very vague kung kailan siya nagsimula kasi again, it started in 2014 nung college ako. Pero yung plat, yung registration namin as a company was August 2018. Pero we really started mga first January 2019, yun ay nag-start kami talaga ng operations. Nag-start kami ng mga bootcamps. So talagang dinadaya nila kami sa UPLB. Pumunta talaga kami doon, nagpa-farm tours. So pumunta talaga for mga OFWs. Pag vacation nila, mag-enroll sila sa amin. Hanggang sa nagkaroon na ng pandemic, hindi na namin natuloy yung mga bootcamps and workshops namin. Online na. So gano'n. Yun yung ginagawa namin. Pin kami talaga na nag-start ng mga trainings. Ng mga trainings. Oo. Dito ba sa ano, sa Tagalog kasama ang agritourism. Tapos yes. fishery kasama din ba? Yes, kasama siya kasi ang ginagawa namin para ma-cover namin yung lahat ng aspeto ng agriculture. Actually, even culinary pinapasok din namin kasi medyo kasama talaga siya para you understand the whole process of how the food is produced. We have many instructors in Tagani that trains people on that. Ngayon, nag-expand na kami to many more topics kasi, yun nga, we need to make it more inclusive for everyone na kung ano man yung gusto mong gawin. Meron kami ngayon, coffee barista. So, I saw it na. Na related sa agribusiness or agriculture and food yet. Rabbit tree, meron na ba kayo? Ayan si Doc Sosie. Yan! Yan ang tanong. Baka pwede maging instructor. Doc, is it practical, Ken, na more on livestock? Let's say may bibili na ako ng baboy. Paano mo i-deliver yung baboy? Gagrab mo ba yung baboy? May isang ina yung baboy? Or let's say I need an imported rabbit or a local rabbit? Kaya yon? Good question yan, Doc. Pero sa amin kasi, it's more of the training yung binibigay namin, yung knowledge. It's just that if meron kami mga equipment na kaya namin ibenta, yun yung binibenta namin. May mga ready kami mga equipment, but not necessarily inputs na kaya namin like yung mga live animals kasi that's for very specialized companies. Kami, wala pa kami doon. even yung mga seedlings namin hindi galing sa amin. So, kung ano lang yung kaya namin ibenta, yun lang. Okay. We just help them find those. If ever, kasi at the end of the day, registered kami as a consulting company. So, yung kaya namin ibigay ng advice sa kanila, yun yung binibigay namin. Yung sinasabi mo na nagte-training kayo, for the people who would like to engage no sa farming, let's say, can you make a specific point? Paanong, halimbawa, gusto ko ang mango plantation. Meron kayong nagse-seminar, is it free? How much do you charge? How many days? Where? Something like that. For mangoes po, wala pa kami doon kasi wala pa kaming instructor for that. Pero meron kami ngayong mga programs na aquaponics and hydroponics. So, advanced level na siya. I think it's almost 8 hours of training. So, ano naman siya, kung kailan mo gusto siyang i-take, pwede. Kasi it's online. So, kapag kaya mo na yon.
pwede mo siyang putol-putulin or isang bagsakan, pero we don't suggest that. Kailangan 3 hours per week lang kasi nakakasabay ng utak. Isang araw mo lang siya titik. I think yun yung good na ngayon online siya. Kasi di ba dati pag nag-seminar ka, isang araw talaga na sabaw na utak mo. So ngayon, kaya mo siyang putol-putulin kapag free time. Yun. Meron kami hydroponics and aquaponics. We started another program in egg layer chickens kasi mas madali siya for us na mag-consulting for that. We also have yung mga succulents na uso kasi siya nung kasagsagan ng pandemic talaga, ng mga lockdown. Yung mga succulents and home gardening, so we have a program for that. And yung coffee barista and mushroom. So ngayon, we have 5 programs talaga. And right now, we are also developing some kinds of agribusiness marketing programs such as yung bigasan. So anything that's related to agribusiness talaga. Yung question ko naman ngayon is, sa isang course, ilan ang parang kasali? Tama ba? Nagka-take ng course na to? Usually, ilan? So, in one, kasi we divided per campaign. In one campaign, umaabot siya ng, I think, 150 to 200 students. It depends na lang kung na kami talaga. O kung madami talaga, like, kadalasan OFWs or anak ng mga architecture students din or agriculture students. So, mga magugulat ka madaming Gen Zs na nag-enroll sa amin. Pero mas madami pa mga mas madami pa rin retirement. Mga retirement, yeah. Yung mga ganun. Kaya minsan nahirapan kami. Kaya ang ginagawa namin super Tagalog or lesser yung mga jargons talaga kasi medyo ma-retire na nga yung mga students na. Nahirapan din kami in terms of the more na magiging technical kami sa mga terms, the more na madami silang questions and or mahirapan sila intindihin. So, madaming mahirapan silang in for us na i-coach sila. Kaya, we make it as much as possible to layman. Pero in the sense na kaya pa rin nila maintindihan in a more specific way. Dito ba sa course ito, meron kayong mga one-on-one? Mga Q&A? Ganun? Yes. May mga bayo din yung one-on-one namin. Yun. Pero mostly, a group talaga siya. Yes, Doc? Question lang, ano? How do you earn? I mean, dahil bibili sa inyo, and then parang pipick up lang kayo ng goods or you have a stock of goods na binanggit mo, depende kung wholesaling o paano. How do you earn? Commissions, Doc. We earn from commissions. Well, ang bulk of our revenues are really dun sa namin, consulting and training. Dun talaga malaki yung kita namin. But for the goods, commission basis siya. Nag-ano na lang kami, mark up kami kasi we do the marketing, ganyan. Just to sustain, di talaga kami kumikita dun sa mga retailing and yung mga markets namin, mga products. We just make sure na meron sila na kung ano man kailangan nila, mabibili nila. So, yun. Dun sa mga training programs nyo, usually, how much it costs? Normally, nung bago mag-pandemic, it would cost around 5,000 pesos per one day. Ganyan. Pero ngayon, nagbaba na kami. Ginagawa namin siyang 3, depending on the program and the demand, siyang 3,500 to 5,000, hindi siya bababa ng 950. If on sale siya, malamang 950 siya. So, depende na lang sa program and gano'n siya kahaba. Yung mga normal programs na 8 hours long, yung very specific and advanced, like hydroponics, it would cost you around 3,500. And very specific talaga siya. Like, kasi yung major ko, yun yung pinaka-specialize ko. So, even the lighting, ano yung dapat na locks or yung very specific course na may recipes na kumbaga para maging successful. Yeah. So, sinabi mo kanina, merong sale. Yes, Doc, online. Tapos meron pa silang sale. Online, I will be paying 8,000. Oo. 3,500, mga 3,500, tama. Mga 3,500. Tapos hindi ba na yung 950 pagka sale? Ito 8 hours eh. Opo, 8 hours. Kasama na yun, tama, Sir Kev? Yes. Sa 3,500, yes. 8 hours. 8 hours, mga 8,000 daw, online? 8,000? 3,500 lang daw yung 8 hours.
Masyado malaki yung 8,000. Hindi, ito nadinig ko kasi, merong sale. Paano siya naging sale? Nung Christmas. Ngayon, question lang, paano kayo nakasasabay sa, paano kayo nakakasabay sa yung mga Lazada, yung ano yan, yung Shopee? Nako mo, yan ang ka-complication niya, tama ba? Well, hindi po talaga kasi platform sila. Well, kami naman focus kami sa forming. We don't really compete with them. We try to actually part kami ng Lazada and Shopee. Hindi lang namin ginagamit masyado. Hindi naman compete with them kasi they are big companies already. We find our own niche in our own ways. Pero ito sa inyong pinakamabenta is yung training programs nyo. Kasi nga madami talagang maggusto na mag-venture sa agriculture to. So, ang tanong ko, paano ito nakakatulong talaga sa mga magsasaka? Yeah, good question po. Kasi we have a program na in partnership with the U.S. Mission to ASEAN, Globe, and East-West Corporation. So, yun, nabanggit ko tuloy yung brand. But it's... Okay lang. Nag-partner kami in developing a program na para ma-access yung mga trainings for farmers, lalong-lalo na in the part of record keeping and farm management. So we developed this training program. We sent out cell phones for them para ma-access yung mga training programs namin. Tapos naka-install na siya dun sa kanilang phones para they could learn about it. And now we're developing a book for them para ma-access yung mga ganong programs. So for us, wala na kasing, we think na medyo hindi na talaga siya accessible in terms of right now, in terms of economics, mahirap talaga siya gawing free. So it's really more of donations. Madami nagdo-donate sa amin para maging accessible siya for those farmers. Kasi for us, we cannot. Mahirapan talaga kami kasi we are a very small company. So we seek help from those who can donate from us na para maging accessible siya for those na kailangan talaga ng tulong. Yan, okay. Tama-tama. Andiyan si Amy, ano? You know? Andiyan si Amy, yes. Magko-contribute, magdo-donate si Amy. Naku, Dok! Dok, parang ako yung kailangan umattend ng training. Nastado ko ngayon, parang ako po yung kailangan mag-aral. Pero, now, sir, the... sige. Yes, sige, Dok. Sige, Dok. Sige, go ahead. Sasabihin ko lang sana, Sir Kev, mag-break na tayo. Pero bago tayo mag-break, iwanan ko yung tanong na kanina ba talagang idea itong Tagani? Saka paano siya nabuo? Na-conceptualize kasi iniisip ko parang complicated. Ang daming involved na tao, may farmer, merong mga speaker, meron ka pang mga talagang from farm to market eh. Iaano mo siya, meron pang Grab. Madami siyang, kumbaga sa ano, ang dami mong linkage. Ililink mo lahat ng tao na to and itong Tagani ang magpa-process ng lahat. Ima-market nyo, ipoproduce nyo yung mga seminars. Alam mo yon, kaninong idea to, saka paano to nabuo? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik na mag-agree na tayo. Nagbabalik po, mag-agree na tayo. Kanina po, tinanong ko si Sir Kev. Sir Kev, kanino bang idea to? Saka yun nga, kanina nabanggit mo may mga partnership, parang ang daming taong involved. Paano to nabuo? Well, it started nga nung college ako, but nabuo talaga yung pinaka idea with my father, who's a farmer himself din, na he really wanted to start a farm. Well, before pa ako mag-college, gusto na talaga bumalik sa farming kasi doon yung kinalakihan niya. Although, dito kasi sa Metro Manila, we were squatters nung lumipat sila from Laguna. So, nahirapan talaga kami mabuhay dito. So, nung sabi niya, kapag nagkaroon ng pagkakataon, gusto niya bumalik dun sa buhay niya ng pagiging farmer. Yun. And, nagkaroon kasi kami ng experience na na-bankrupt kami because of, ano ba yung Riming ata yun or Ondoy? Na Ondoy yung farm namin. Swine farm siya. Kakasimula pa. So, nung part na yun, hindi pa ako college na high school pa lang ako nun. Sabi ko, I really want to help him start his own farm. Kaya ako nag-agriculture. Talaga gusto ko MD, pero sabi ko, I really want to start the farm kasi I want to continue the lineage ng farming or agriculture in our family. Kaya nagpunta ako ng agribusiness. So, yun talaga yung pagpasok ko ng agriculture, may mindset na ako na gusto kong gumawa ng farm.
yung iba kasi pupunta sila ng agriculture kasi wala na silang choice, of course. Ako talaga gusto start ng farm. So, nung naano ko na yon, ito na yung gusto ko. Naghahanap na ako ng ways on how I could practice. So, yun, I started a project na ito na yung Tagani nga na turuan yung farmers how to do record keeping. Kasi yung agribusiness talaga, it's more of management of farms, of businesses, and making it profitable. So, yun yung mindset namin doon. Kaya I started the training program hanggang sa na-recognize na siya ng na-recognize ng kung sino-sino. And then, in 2018, I got a scholarship from the U.S. Embassy to study abroad, to start the company. And then doon, nakapag-aral ako sa Brown University. From that, nabuo namin yung business plan hanggang sa pagbalik ko dito, na-establish na namin siya as a full-fledged company. Kaya, yun talaga yung help nila na sabi, eh, ito yung kailangan mong gawin, ito, blah, blah, blah. So, yun talaga yung, na-sign talaga ako for that scholarship because I really wanted to help my father establish his own farm. But may nangyari, kaya, yun, nahirapan din kami to start it. Because pagbalik ko dito, my father, actually, no, paglipad ko for the scholarship, my father already died. So, as in, namatay yung father ko. So, kaya yung push ko dito for this advocacy, kahit medyo na, mahirap, siya i-push na it's a startup, blah, blah, blah. But it's really because it's dedicated for my father's wishes and dreams of starting his own farm. Yeah. Kev, nabanggit mo na nag-aral ka sa abroad. Meron ka bang parang similarity o pattern na model na sinemi-apply mo rito sa atin sa Pilipinas in tungkol sa ganyang agri? Well, ako po kasi madami akong pinuntahan sa abroad nung nag-ano ako. But at the end of the day, wala kasi kami, we think na unique yung business model namin. Number on actually may mga terms akong ginagamit but baka maguluhan lang tayong lahat pag ginamit ko yung mga terms na yun. But essentially we try to be as unique as possible kasi the agriculture scene or the agriculture sector is hindi pa siya ganun ka-exposed. More on yung mga nagde-develop ng mga technology sa agriculture, hindi naman agriculture graduate or hindi veterinarians or as in wala silang foundations. So for me, I start from the bottom talaga. I start from scratch na using the principles of agriculture. So I'm not sure if there is a similar business model. But basically, meron kami mga competitors abroad, which is actually we have partnered with them already, si Autogrow. Yan, yun yung kinakalaban talaga naman. But instead of competing with them, we partnered with them na lang. Yeah. Ayan. Tatalon na ako. Kasi ang ganda na itong idea na using technology, using parang modern ways, digital ways na to improve our agriculture. Yan. Pero, paano ito tinanggap ng mga traditional farmers na ina-approach natin? Paano mo na-explain sa kanila na we have to do this? It's a constant struggle. Hanggang ngayon, nahihirapan pa rin kami kasi, at then, kaya dun I think mapasok yung experience ko, yung mga past work experience ko, na interviewing people, learning about their stories. Kasi dun ko malalaman on how to properly disseminate or properly teach them how to do it, yung mga kung ano yung mga experience ko before. Kaya, I try to talk to them first, and yung constant testing, yung mga ganyan. So, for now, ang tinuturo namin is how to use actually Grab ngayon. So, even that, yung simple na pag-upload ng products, medyo hirap pa rin kami on how to teach that, even taking the photos, packaging. So, constant siya na kailangan namin siya improve at the end of the day. So, there's no really a fast way to teach it. It's just that it's a struggle and you have to be really, really focused. Yun talaga yung passion mo gawin. Kasi, well, kumbaga, hindi kami kumikita na gawin yun, pero it's really just that it's our advocacy to teach it. So, yun. Walang ibang way. At ramdam ko na medyo mahirap. Mahirap ang approach. Pero ito, kasi sabi mo kayo na may mga seminar kayo, may mga training programs, may follow up after the seminar. Yes. Pinabalik ko ba sila? Oo. Have a community kapag gumraduate ka na. Kasi madami na kami talagang students eh. Like we have, since 2019,
2019, ang memberships na namin is 3,500. Both free and on mga nag-pay na students namin. So meron kami community that they could ask. Facebook group siya exclusive for our former students. They could ask questions. Tapos meron din doon mga members na graduate ng agriculture that could answer their questions. So it's really a community. Tagani is, for me, it's a community that yun, dedicated for agribusiness. So yun, yun yung after namin. Yun yung mga, kaya nagbubuo kami ng mga programs na tinatawag na ito, bibigyan ko na ng term yung franchising. For example, sa hydroponics, if they want to start a business, we have a package for that already. Na franchise. Ito namin. So, oo, parang, para easy na siya for them to start. Kasi ang problema naman talaga kaya hindi nakapag-start yung mga nasa agriculture. Kasi wala, may knowledge sila pero wala sila equipment. But again, it depends per industry. Kasi for example, livestock, mahirap talaga siya. But for hydroponics, sobrang easy naman niya gawin. Mm-hmm. Parang nakita ko may mga pa-loans din ba ito? Tagani, may mga pa-loans kayo? Yes, so it's in partnership with the Department of Agriculture yung sa Kadiwa program namin. Kasi at the end of the day, it's part of our non-profit arm, yung mga loans program namin. Kasi we raise funds for farmers. Ginagamit namin yon to provide loans for their working capital, especially kapag nagtatransport na sila ng goods from, for example, Mindoro to Metro Manila. Kasi for example, ano sila, hindi naman sila nagpa-farm ng, syempre, kunyari isang farmer, ang pina-farm lang nila talong. Syempre, kailangan nila bumili ng madami pa sa kalapit nila mga ibang farm. So, kailangan na ng pera. So, ang binibigyan namin sila ng loans for that. At pagbalik nila, binabayaran nila yung commission kapag nabenta na nila. Interest pala. May interest. May interest ito. Yes. Mga ilang percent ba ang interest para dito? Actually, mababa lang. It's 2% per loan. Tapos, mabilisan lang naman siya. Sobrang baba na. Let's say na nag-take ako ng lesson, bumili na ako sa inyo, and then I want to avail yung... Ano yung term? Enroll ba sa loan? Ano yung requirement? For the loans, kasi it's exclusive for those na yung mga partners namin na recruited by the Department of Agriculture. Kasi that's... okay. Once we partnered with, for example, yung Security Bank, yung mga... Tsaka meron na ngayon kasi kaya kami nag-start talaga ng training program. Madaming loans si government and land bank na kailangan mo talaga mag-get ng certificate para makapag-get ka ng loan. So at the end of the enroll, yung mga training programs namin, we assist you in developing a business plan para pwede ka na mag-loan for land bank yung kanilang agribusiness loans. So, may mga loan, may interest, parang ang dami talaga laman ng Tagani, no? At the end of the day, training program talaga si Tagani. Oo. So, kanina kasi nabanggit mo may mga donors, may mga donation. So, paano to? Paano nagkaroon ng donors? Or paano ako pwedeng mag-donate? Yun yung sabi ni Kid Tokso. So, baka mag-donate si Dok. Pagsagan nung mga calamities nung November, December, even nung start ng pandemic, we launched our campaign, crowdfunding campaign siya to help farmers nga. Kasi we think na aside from the seeds or seedlings or whatever inputs na kailangan nila, it's really the constant support like the marketing support, yun. And then training programs. So we launched the campaign and then umabot ng 500,000 ata yung na-raise namin na funds. Yun. Kami siya sa farmers. So they just go to tagani.ph/donate. Tapos meron na doon other ways to donate. Say, PayPal, pwede siyang monthly na donation or pwede siyang GCash or whatever. So it really depends kung paano niyo siyang gusto kong gawin. Basta ang nangyari lang doon, napupunta siya doon sa foundation namin. And then, ginagamit namin yung pondo to either give loans, to develop our technology, or to train farmers. Oh. Maganda, di ba, Doc? Yeah. Oo. Naiba. Ito yung mga bago eh. Kasi
ang usually yung lagi namin nakakausap talaga mga farmer na, na talagang sila yung hands-on. Tapos kung di naman yung farmer, sila naman yung sa market na mismo. So mga by-products naman. So this is different dun sa mga na-interview namin. At batang-bata pa tong mga startup, sabi niya, startup company. So talagang medyo bago pa sa pandemic. Pero balikan ko yung advocacy mo, sabi mo dito, more inclusive and sustainable agricultural sector. Ano ba yung ibig sabihin na to? Well, kasi ako yun nga, I'm a third generation farmer. And napansin ko na, syempre, mahilig ako magbasa-basa ng mga kung ano, ng mga sociology or economics kasi agribusiness din naman ako. And yung nakapag-aral ako sa abroad, it really dwelled on inclusivity and kung paano ba natin mga mamimake sure that everyone has a, tawagan namin in Tagani, a bountiful life or masaganang buhay. So, kaya namin, it's part of our mission na make agriculture more inclusive. Kasi we understand na even though one-third of our population is employed in agriculture sector, the agriculture sector only contributes about 10% of our national income. So, ibig sabihin, merong talagang inequality na nangyayari sa bansa natin na hidden, yes, na hindi sa fit talaga. So, ibig sabihin lang nun, non-inclusive talaga siya. Ibig sabihin, madami nagpo-profit out of them. Madami na-exploit. So, even my father, wala kaming lupa nun before. So, talaga exploited yung labor, ganyan. Ganong mga ilang generations na yun ng family namin. So, for me, ang goal namin is to make the agriculture chain from farm towards the market na inclusive siya. Walang na-agrapyado. I know it's hard. It's a systems change. But we know our North Star. We know our goal. Kaya kung pansin yung dami namin ginagawa because we want to tackle many problems but we think na it's really a systems change to change the system. We put a little bit of effort here kasi we think that it's a long-term investment. Kev, tanong ko lang, ano? Masasabi mo ba na you're part of the chain or you're part of the producer or you're part of the consumer or parang trading partner kayo or paano? We are a support. If we're going to look at it in an agribusiness systems, kami po yung support system. So we put kung ano man yung kailangan ng support, yun yung binibigay namin. So not necessarily trading partner, not necessarily ano. So yun yung mga support systems, doon kami. Whatever. Kasi ang actually po yung nakakalungkot dito sa bansa natin is ang daming farmers, pero onti talaga yung support systems. If we're going to look at Thailand, Vietnam, kasi I've been there then to study agriculture. May mga field trips ako na libre na ginawa din ng US Embassy na in-sponsor sa akin. Ang daming support systems. So sabi ko, ba't sa Pilipinas wala? As in kung kailangan mo ng training, for example, whatever that you want. Ang daming private. But in the Philippines, parang pag nag-search ka, onting-onte, it's the government pa. And we know naman na kapag government, medyo hindi siya ganun ka-intensive. So, yun yung sad part. Kaya hindi nag-thrive yung agriculture sector. Kaya we need young generations talaga na mag-stand up para dito sa agriculture. Kasi alam naman natin, sabi nga, usually, ang age na pumapasok sa agriculture is yung retirement age na. Sa kayo nasa farm po is mga 50 years old na. Ilang taon na, hindi naman po sana, pero ilang taon na lang din, di ba? Bago, ano, we need youngsters na talagang papasok sa agriculture kasi we need yung, food security. Yeah. Di ba? Yun talaga. Kaya, Sir Kev, maraming thank you sa advocacy mo. Magpatuloy pa yan. And alam ko, marami ka pang ma-influence, marami pang ma-inspire sa story mo. Marami pa din mabe-bless dyan sa Tagani at marami kang matutulungan. Thank you po. Bago-bago yan, Amy. Yung Tagani is what? Ilocano word? Or ano yung Tagani? Nabanggit mo na eh. Pero it's again, word siya? Anong dialect? Tagalog po. Tagani. Tagalog. Tagani. Tagani. Tama ba yung pagkakapronounce ko, Sir Kev? Tagani or Tagani talaga? Tagani, Tagani. Paano i-pronounce? Well, it really depends. Kapag nung abroad, nung nasa US, kasi po ako na pinitch ko siya.
Siyempre, di pronounce ito sa Tagani. Basta shell eh. Tagani. Diba? Saka may catch. Kaya, actually, ang ganda nun kapag in-explain ko yung meaning. Tapos, no, even Filipinos, na, ah, Tagani pala siya. So, it, mas na-explain ko mabuti na ang goal namin is to help towards harvesting or growth or bounty. Oo. May story. Okay. Kaya ka, Amy, maganda yung name. Amy. Yes po. Yeah, yes, Amy, po. Paggago ang gumawa ka. Tagulan. Tagulan? Tagulan. Ayaw, Tagaraw? Tagaraw. Joke lang. Tagaraw. Tagulan. Oh, di ba? Social. Tagaraw. Tagulan. Oh. Pero, may pass lang. Pero kidding aside, alam mo, magtatagumpay ka sa ginagawa mo. Ang alam mo, importante yung linkages eh. Marami na. Tsaka ngayon, kung nahandyan ka na, palagi ko maraming may influence yung mga kabataan ba? Tumatanda na eh. Kahit naman sa ibang bansa, tumatanda na ang mga farmer. At I'm sure ganun din dito, no? So sana pagka balang araw eh, kayo na ang magtuloy ng ating kabuhayan dito sa kabuhayan. Sana po, sana mag-succeed. Sana mas madali pa kami matulungan na ano. Kasi at the end of the day, our mission really is to, kumbaga sa amin, ang pinaka-tintignan namin is maging masagana ang buhay ng lahat ng Pilipino through agriculture. Kasi we are an agricultural country, but yun nga, we don't invest enough sa ating kabukiran. So, yan. Sana mas marami pa matulungan at sana mas marami pa magpunta sa agriculture. And sana mas madami pa kami maging competitor kasi at for now, onti pa lang din kami. Kaya, yun. Thank you, Sir Kev. Yun po. Thank you for sharing your thoughts, your advocacy sa amin. Maraming salamat po. Yan. Go ka dyan. Yan lang, Doc. Ang agree talaga. Oh. Ayan. So, ayan. Panibagong episode na naman po ang natapos sa atin. Pero, meron marami pa tayong mga bago at mga kaabang-abang na mga topics dito sa ating show, Doc Sosi. At abangan yan ang ating mga manonood. Dito po yan sa Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.